our cast, ang ating mga bida men. Please welcome Harris Aragoza and Johannes Ristler. Woohoo! Dati naman kayo, guys. What's up? Maganda hapon sa inyo, mga kapamilya, mga madlang people. And happy Mother's Day, advance. Yes, happy Mother's Day. Go po. Hello po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Happy Mother's Day din po sa lahat ng mga nanay at sa mga lahat ng nagiging parang guide namin sa buhay. Sana mag-ingat po kayo kapalagi. Mwah! Ang sweet naman para sa mga momshies natin. Okay, ngayon naman, kilalanan natin ang mga magpapakilig sa atin sa movie. Please welcome Manuel Chua and Mitoy Yonting! Hello po. Good afternoon po sa inyong lahat. Yan. Thank you po for having me here. And po, happy Mother's Day po, advance po sa mga moms. Mitoy? Mitoy? Naku, hindi ka namin marinig, Mitoy. Oo. So, habang inoon mo muna yung mic mo, no? Magandang hapon sa mga inay! Magandang hapon sa mga inay. Ingat po palagi. God bless. Thank you. God bless din sa'yo, Mitoy. Maraming salamat for joining us, Mitoy and Manuel. So, mapunta naman tayo sa mga, of course, laging nakasuporta at nakaalalay at syempre barkada to ng mga momshies natin na makapanood sa movie. Please welcome DJ Jaiho, Juliana Parizcova Segovia, and Thal Reyes! Hi po! Hi, magandang hapon. Happy Mother's Day sa lahat ng momshie at sa mga may pusong momshie. Happy Mother's Day. Ang ganda noon, pati yung mga may pusong momshies. Yes. Tama yan. Ikaw naman, DJ Jai, hindi ka naman masyado prepared. O, mati ka naman sa lahat. Hello, we. So magandang afternoon po sa lahat ng mga kasamahan natin sa press, ang mga vloggers po natin na nandito ngayon. Maraming salamat for being with us this afternoon sa lahat ng mga ilaw ng tahanan. Advance, happy Mother's Day. Sa nanay ko, Mama Ruth, happy Mother's Day sa'yo. At syempre, i-enjoy po natin ang ating solid na media launch this afternoon. Thank you, BJ Ayi. Thank you, DJ Jaiho. And Thao, would you like to greet everyone? Hi, Vijay. I want to greet my mom. Happy Mother's Day, Mom. Tsaka po sa lahat ng nanay sa ating buhay. Happy Mother's Day and good afternoon to each and every one of you. Thank you so much, Thao. At bago natin intro ang ating Momshie Queens, syempre kasama rin natin ngayon ang ilan sa mga behind the camera nagtatrabaho para maging successful itong movie na ito. Please welcome our writer, Miss Daisy Kayanan, and of course, Direct Easy Ferrer. Hello po, magandang hapon sa lahat. Advance happy Mother's Day sa lahat ng mama, mommy, momshies na kasama natin today. Thank you, Daisy. And Derek Easy, hello po. Hi, Derek, are you Hi, there? Hi, good afternoon po sa lahat. Advance happy Mother's Day sa lahat. Hello? Yes, hi Direk. Alam kong nasa parang set ka pa ngayon at nagdi-direct ka pa. So thank you sa pag-join mo sa amin ngayon. Happy Mother's Day sa lahat. Okay, now, syempre i-welcome na natin ang mga bida dito sa Momshies, ang Soul Mo’y Akin na nagpapasaya sa atin umaumaga sa magandang buhay. Happy 5th Momshieversary sa ating Momshie Queens at congratulations dito sa kanilang first Momshie movie. Please welcome our Momshie Queens, Jolina Magdangal-Escueta, Melai Cantiveros, and Karla Estrada! Hi! Hi everyone! Hello! To all moms and sa mga tatay, nay also, okay. Happy Mother's Day sa mga tatay na nanay. Hello, happy Mother's Day sa lahat. Maraming salamat sa mga dumalo at syempre, happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay talaga na sakripisyo over. Yes, hello sa inyong lahat. Thank you sa oras na binigay niyo dito ngayong hapon. Happy Momshie Day! Yes! Hello, Momshies! Yes, this is it. So, very excited na po ang lahat. At grabe yung trailer pa lang ng Momshies, ang Soul Mo’y Akin nag-trend sa YouTube. And in just one day, naka 1 million total views na. So, congratulations! Yes, very much! Woohoo! Excited kami kasi talagang ito ay ang movie of the decade. Yes!
Family event of the decade, ibang klase naman talaga. So alam ko na siguro karamihan sa nanonood ngayon napanood na o isa na kayo dun sa mga nag 1 million views nitong trailer. Pero you know, para lang ma-refresh sa atin kung ano nga ba ang pwedeng abangan natin dito sa pelikulang ito, let's all watch the official trailer for Momshies, ang Soul Mo’y Akin. Sa inyo na pa uli. Tulog na talaga ang ating panonood. Again guys, Momshies, ang Soul Mo’y Akin sa May 28 na po. Buy your tickets now. Iscan nyo lang po yung QR code na nakita nyo sa inyong screens. Pero sa ngayon, bibigyan natin ng chance ang ating mga friends from the media na makapagtanong sa ating cast director and writer. With the one and only Manay Ethel Ramos. Manay! Hi Manay! We miss you! Hello Manay! Manay, andyan po ba kayo? Pwede niyo na po i-on ang inyong video at mag-unmute. Nais na po namin marinig ang inyong... Hi Manay! Ang galaw inyong... mo ang baso, Manay. Advance Happy Mother's Day po, Manay. Ang gusto kong itanong... Ayan. Brilliant idea was this na mag-produce ng pelikula na ang tagal ng kasi hindi nagkaroon ng pelikula ng tatlong ito na magagaling pa na host. Who's brilliant? Salamat mo. Hey Ethel, we miss you. Pero parang feeling ko si Direct Easy ang makakasagot, no? Yes. Pwede, pwede. Hello. Ay, sorry po. Hi po, Miss Ethel. Ano, sorry po, unstable. Ano po yung tanong? Ang tanong ko, direct easy. Easy lang naman ang tanong. ano, ang gusto kong matikman. Kasi ang tagal ng tatlong ito, na hindi, ng tatlong ito, sina Karla, sina Madali sina lang naman yung nasa baba naman. Hindi nagkaroon ng pelikula. And there are really good actors. Ngayon, ang gusto kong malaman, whose brilliant idea was this to team the three of them in a movie? Idea po siya, actually, nung tinapo ako ng Star Cinema, ang nag-meeting, ang una pong ka-meeting ko po dyan ay si Sir Enrico Santos, tsaka si Daisy, yung writer. So, kami po yung unang-una nag-usap. So, kasi parang first time ko nang gagawa ng pelikula tapos sila pa. So, na-pressure ako. So, nag-isip kami anong magandang concept. So, naisip namin, what if, ano nga, since kilala nila yung isa't isa, what if laruin nila yung isa't isa? So, parang pinakang pumasok agad yung concept of Soul Switch na magkakapalit ng katawan. Pero this time, ang bago, hindi sila magpapanggap na persona ng isa. Isa sa buhay pa rin nila yung persona nila in another body. Parang ganun po siya. Yun yung magiging difference. Direct, will they have leading men dito sa pelikula? Si Ma'am Shimels. Binigyan ko po silang tigda dalawang leading men. Hindi po. Hindi, meron naman po silang mga leading men dito. Meron po sila. So parang dahil nga po ang tinatopic namin is journey of women. So syempre my love department, my family department, my career department. Lahat po ng triumph and struggles of women nilagay namin. So definitely may mga love lives naman po sila. Ang last question ko. Mga married... ano po yun? Sorry. Mga may asawa sila dito. Si Ma'am Shimelay po meron. Happily married po siya sa kanyang on-screen love team na si Jason. Yun po yung character. Kasama po silang dalawa doon. And then sila Ma'am si Karla naman and since si Ma'am si Jolina meron silang sariling ano rin naman, ka-love team na parang ayun, makikita mo sa pelikula kung saan mapupunta yung love story nila. Marvin, Agustin. Ngayon ang last question ko kay Melai. Melai, yes mana. Ano? How is it working with your husband na kasing popular mo na ngayon sa Oh My Love? Hala, oy, Manay Ethel, salamat po Manay Ethel. Na-miss ka po namin. Keep safe ka po lagi diyan.
Sobrang happy po, Manay Ethel, kasi nagbigyan ulit kami ng chance na makapag-lips to lips sa screen. Ano ba? Kasi si Manay Ethel kasi, alam mo naman si Manay Ethel, muniuso kami. And sobrang happy po dahil kanang nagbalik yung aming tambalan kasi matagal na kaya kami hindi nabalik sa tambalan namin kasi nasa ibang channel na siya. So ito po, nag parang comeback po namin, comeback tandem. Ito ka magkabagtandim sa imong keyboard. Came back to the beautiful you. Manay. Actually, excited ako nga panood ito. Na the three of you on the big screen. On the big Salamat po, Manay. Thank you, Manay. Thank you. Ang bilis mo sa tanyang Manay sa dulo. Kaya good ya. Thank you, Manay. I love you, Manay. Ingat ka dyan, ha. Keep safe ka lagi. Thank you. Thank you, Manay Ethel Ramos! Ngayon naman pumunta tayo sa One News Philippines. We have Von Belinario. Hi, Von! Hi, BJIE. Good afternoon. Ang first question ko ay para kay Momshie Melai at kay Momshie Karla. Hi, Momshie Melai, Momshie Karla, maayong adlaw. Ay, bisaya man dahil si Bono eh. Ay, oo, bisaya ta. O Momshie Melai, Momshie Karla, tanong ko lang, syempre ang tagal nyo ng magkakaibigan, no? You started your friendship sa, nung naging contestants kayo sa Your Face Sounds Familiar. 5 years na, mahigit 5 years na. Anong sikreto ng real and real life friendship ninyo? Ikaw muna, Momshie Melai. Ang sikreto ng real, at ay nung real, ano ba yung ibig sabihin? Yung real TV? On cam and okay. Yung likod behind the cam na okay. Friendship ninyo. Okay. So ang sikreto namin is wala kaming tinatago. Wala kaming sikreto. Wala pala kaming sikreto kasi kung ano yung nakikita nyo sa screen, ganun talaga rin kami sa off-screen. Pero syempre yung sa screen naman, more dagdag kulitan pa yun talaga para talaga lumabas yung kiliti namin, yung kulit namin sa Magandang Buhay. Pero sa off-screen, serious life, na pag-uusapan namin, love life, about mga, kahit anong pag-uusapan namin. At ganun din si Momshie Jolina, ha? Kahit hindi Bisaya si Momshie Jolina, si Momshie Jolina nakakaintindi na ng Bisaya, hindi mo na yan maluto-lutuin. So, kami talagang tatlo is, yun ang aming kuan talaga, magkaibigan kami tatlo talagang, marami kaming pinagdaanan, sir richer and for sir thick and thin kasi ako ang thin siya ang chari lang Rulaway na yung cellphone mo. Sorry ikaw naman sumagot. Ikaw naman, Momshie Karla. Actually yes, I was about to say na yung question is actually para sa aming tatlo, Von. Sorry ya to just remind you kasi talagang kaming tatlo ay nag-umpisa ang pagkakaibigan namin sa Your Face. In fact, kami ni Momshie Jolz ay nung 90s pa, before Your Face. Yes. Kami talaga yung magkasabayan halos. And si Momshie Melz, ang talaga namin ni Momshie Jolz ay naging close sa Your Face. Your na. Sekreto sa friendship ay, I guess, understanding each other. No judgment. Yes. Listening to one another. Open communication, whether there's something na may gusto kang sabihin na hindi ka komportable, kaya mong sabihin kasi turing mo, kaibigan ka niya, kaibigan mo siya. So it's actually constant communication and yes, respect. Ito, sige, kasama talaga si Momshie Jolina, pero may separate question kasi ako sa kanya. Pero your thoughts, Momshie Jolina, on the secret of your real and real life friendship. Yun, siguring ano, yung sinabi na rin nila Momshie Cars, kasi nga kami, sabi namin nung nag-start kami sa Your Face pa lang, doon pa lang parang naramdaman naman namin na talagang nandun yung, parang alam mo, parang soulmate kayo, ganyan. Tapos nung magkaroon pa ng Magandang Buhay, mas lalo pa namin talagang in-enjoy yung isa't isa dahil pare-parehong mommy eh. Kumbaga, lagi, yun at yun ang pinagkukwentuhan namin. At saka, kami-kami rin yung nagtatakbuhan sa isa't isa kapag kailangan namin ng mga tulong bilang Momshie or bilang kahit kaibigan na as individual na tao, ganyan. Kaya yun, okay na okay dahil very hindi kami nakaramdam na work pag nasa Magandang Buhay, walang work para lang kami chichikahan.
O ito na, Momshie Jolina, no? Nung nilabas yung trailer nung pelikula po ninyo at ginamit yung Chuba Chuchu bilang team, parang lumabas na naman yung mga fans ninyo during the 90s and the early 2000s, no? How does it feel po being called na Jolegend, Slay Dangal? And yung song po talaga ninyo, yung influence ninyo, it transcends from the 90s up to the present generation, na you're really a showbiz icon na ma-consider, yes, dito sa Philippines. Your thoughts, how do you feel about it? Parang naiiyak ka, John, nung tinatanong niya. Naiiyak ako. Hindi kasi hindi, natuwa nga ako na parang bigla silang mga nabuhay ng mga dugo. Tapos, yung mga iba ko nakikita, sabi ko parang may mga millennial na rito, may generation Z na rito. So parang nagulat ako na yung gulat ko nandun sa nasa positive side, na parang nakakatuwa naman na appreciate nila kahit na, pero kasi yung Jolegend Slay Dangal, isa siyang kabataan. Yung gumawa nung account na yon, kabataan siya na talagang ang taba ng isip niya, ang dami niyang naiisip na talagang minsan kakatawa-katawa na, pero talagang pumapatok siya. Tapos sobrang thankful ako sa kanya dahil never ako na-offend, sobrang ako natuwa sa kanya. At saka yung Chuba Chuchu, ito kasi yung naging theme song nito dahil ito yung kinanta rito ni Jolene. Kahit lumipat na siya doon sa character ni Ate Karla, parang ito pa rin yung naging bonding song nila, nagkakantahan silang ganun. So, happy ako at thankful din ako na napili yung kanta for that. Pero yun nga, nung kami na, may version nito na kaming tatlo yung kakanta, version namin, kasi iniba na rin yung lyrics. Pang mami na. Yes. Oh. And pang present time na, kumbaga. Yes. Ayan. Thank you so much, you, mga Momshies. Thank you, Vijay Aya. Salamat ka, Ayo. Ayo, ingat. Amping-amping. Amping-amping. Thank you, Bon. Grabe, nakaka-excite yung performance ng tatlong Momshies ng Chuba Chuchu, ah. For sure, abangan ng lahat yan. Ang lakas maka, sino yung Regine, Donna Cruz, tsaka... Aikin ko ang ko, yung yes, I can. Doremi, may ganun palang moment. Yeah. Oh, meron dito. Parang kawawa yung isa doon kapag ikuan sa akin. Sharing. Parang wala naman tayo sa kalingkingan. Si Makotta. Pero abangan po namin yung Chuba Chuchu. Okay, now, pumunta naman tayo sa Abante. We have Don Sermino. Okay. Hi, Don. Kumusta? Hi, Karla. Kumusta din. But anyway, para sa inyo yung question ko, no? Kasi ayan, sa storya kasi, nagpalit-palit kayo ng kaluluwa ba? Or ganun, diba? So, in real life ba, hindi naman kailangan inggit, pero anong meron yung dalawa na gusto nyong meron din kayo? Hindi kailangan material. Ako? Ako na mauna. Okay. Kayo ba the best? Ako, siyempre, kay Momshie Jolz is ang kanyang well, balakang. That's what I wanted. Ayaw mo yung balakang ko? Yung balakang mo, parang hindi na kayo ibang pantalon. Ang gaya ko lang talagang bilhin na pantalon, yung hindi pa international. Kay Momshie Cross naman, ilongan. So, yun ang meron sila. Gusto ko na magkaroon ako. Ilong at saka balakang. Kabuuan na lang. Pwede. Yes, ikaw, Momshie Cross. Ako muna. Momshie Cross. Ako naman sa kung paano naman sila sa buhay, kumbaga paano ang outlook nila sa buhay. Si Momshie Mels, gusto ko yung pagiging contento niya sa buhay, na parang basta mula nung nakilala ko si Momshie Mels, gusto ko na yung ugali niya na parang basta ang lahat ng to, masaya ako sa Jensen. Kumbaga, lahat ng to, okay na okay, bonus na to lahat, pero kung wala ito, masayang-masaya ako, yung ganun. Oh. Kasi siguro parang, pag matagal ka na sa industriya, parang minsan nandun ka talaga sa parang na-anxiety ka na parang, teka, anong mangyayari, ganyan. Pero gusto ko yung ganung outlook niya sa buhay na parang basta chill lang tayo, ganyan, masarap sa probinsya, okay ako, mm-hmm, yung mga ganyan. Tapos yung kay Momshie Cars naman, yung pagiging strong niya bilang nanay. Siguro dahil dalawa pa lang yung anak ko tapos maliliit pa, hindi ko talaga maiwasan or talagang nadagdagan ang pagiging warrior ko. Pero si Momshie Cars, nag-worry siya pero hindi mo siya makikita na ganun. At saka
sige, go na to. Ituloy natin to. Walang magiging problema. Ganun siya ka-strong. Pagdating sa Jules, gabi ka naman. Uy, mamaya, i-Gcash mo na lang sa akin. May sangkis ako binigay sa'yo. Huwag ka yun, yun yung gusto ko ugali nila na sana bonggang-bongga sa akin. Ayun. Chambilo. Ang gusto ko kay Direk EC. Ay! Ay, kasali pala ako. Actually, hindi. Oo, kay Momshie Mels muna. Actually, yung simplicity ni Momshie Mels, yung kahit na sa panahon niya ngayon, siya ay isang icon, hindi niya nararamdaman yun. Yun ang gusto ko sa kanya. Sa talaga ang, para sa akin talaga, talagang, kauna-unahang big winner ng Pinoy Big Brother at si Melai ang nag-set ng trend ng Pinoy yes. Big Brother. So, na hindi niya yan nararamdaman. Kaya, at hindi mo makikita sa kanya yon. Pero the fans, followers, speaks for her. Diba na talagang siya ay isang phenomenal star. Ayaw ko rinanan ng binong at mo, hindi lang niya yan maramdaman, pero talagang pag tiningnan mo naman na saan ba si Mel at bang ginagawa niya, bang dahil yan dyan sa kanyang pagiging humble. Yan. So, kay Momshie Jolina, ako to si Momshie Jolina. I really admire Momshie Jolina's professionalism. Paulit-ulit kong sinasabi yan. Siguro hanggang sa uling hininga ko. Yun lang para. And yes, dahil dun sa professionalism, tingnan mo naman kung sino siya noon at ngayon, diba? Nananatili ang pagiging icon dahil doon sa pagiging professional sa trabaho. Hindi lang sa call time yan, pati yan sa mga gagawin. Oo. At nagtuturo pa ng voicing yan sa amin. She's really, actually, ganyan. Kami kasi ni Melai, parang binato lang kami dito sa showbiz. Eh. Taot lang kayo, ganon. Yung parang ganon. Si Momshie Jolina kasi step by step talagang inakyat niya. And it's okay. It was actually a very, very good training for her na nagbe-benefit siya until now. So, yan ang mga gusto ko sa aking mga kaibigan. Uy, diba? Pero ako seryoso. Kaya ito una sa showbiz kaysa sa kanilang dalawa. Oo. Jolz. Kasi ako 16, si Momshie Jolz 7, 8. 8. 8. 8 years old. Ah, okay. Parang mas matagal kasi kitang nakilala na sa dots. Kasi, o tayo kasi nung magkakasagal, di ba, layas ako, kasama ko. Pero, layas si ate kasi ako naman tago. Tago sa tago kasi si Momshie Jolz. Ate layas. Follow up na lang, last na lang. Nagtampo na ba kayo sa isa't isa? O nagalit na kayo? And paano nyo yan na-overcome, na-settle? For me, since ako yung pinaka, ako yung eldest sa aming tatlo, hindi ako talagang basa-basa nagtatampo. Kasi parang mas naiintindihan ko ang bawat isa. May kanya-kanya kaming moments. Hindi kami perfect. May mga araw na hindi magandang gising namin. But yes, katulad ng sinabi ko, it's just a matter of respect and space also for a friend na kung hindi mo kailangan pasukin, wag mo nang pakialaman. So, ako for me, wala akong nakatampuhan sa dalawa because I really feel na talagang ang tingin nila sa akin ay ate at a certain level. Ano? Pero alam naman nila na ako yung pinaka-baby girl dyan. Pero kami, hindi kami perfect talaga. Meron talaga kami mga tampuhan kasi hindi namin makiklaim ang friendship na ito. Hindi namin ito matatawag na friendship kung wala kaming tampuhan na nangyari. Pero mas nananaig sa amin ang respeto and understanding. And mas pipiliin namin yung friendship kaysa dun sa tampo na yon and away na yon. Mas una namin i-understand isa't isa bago kami mapunta dun sa mga... At saka, thank you Lord, mature na kami bago kami naging magkaibigan kasi alam na namin mag-adjust sa isa't isa. Na wag na munang ganito kung alam mong may problema, wag mo na ganito kasi nga mas importante na magkaintindihan kaysa magkagulo-gulo. Diba? Pero for the record, wala namang kaming pinto. Wala naman kaming mga away. Wala kami.
Tsaka yung tampo na sa sense ng ano yun na, hindi yung tampo dahil may nagawang mali yung isa, kundi parang tampo na mas gusto mo pa kasing kilalanin, kaya baka yes, hindi kayo nagkakaintindihan eh, so mas gusto mo pang kilalanin. At hindi umaabot ng ano, ah, lagpas isang araw yun. As in talaga, correct, nagkakaroon ng diskursyon na very, very slight, tapos maaayos din agad yun. Kasi, automatic din eh, no ate, Ma'am Shemel, automatic. Oo, nagiging strong at tayo. Kaibang tao naman kami, hindi naman kami talagang isang bubong na nagsilakihan. So talagang, we have, ano, there are adjustments, especially 5 years na kami na everyday magkakasama sa Magandang Buhay. But the adjustments are super normal. That there's no actually tampuhan na masasabi. It's just miscommunication. No, pero yes, yan, yes, tatawanan namin ng isa't isa. Yung hindi na siguro abot sa away kasi parang pambata na masyado yun, di ba? Parang, yes. Life is too short din para mag-away na. Life is too short. May although, pandemic na. Ako talaga minsan makasabunot din ng mga... Ah! Ay, ang lagot ka, Ma'am Shemes! Delok! Ay, si yun. Uy, pero, sir, bago ka umalis, sir, gusto ko lang din sabihin sa mga mamshi ko na, kasi kayo nalukulukulo yun sa akin, pero sa totoong buhay talaga, ang pinaka gusto kong mamana kay Mamshie Cross is yung kanyang katapangan sa life, kasi yung experience natin sa life, wala lang sa kalingkingan ng experience niya sa life. So, kung meron kang problema, sabi mo, wow, wag ka naman problema, bakit? Hiyang-hiya naman tayo sa experience, problema ni Ma'am Shikos, parang ganun. Kay Ma'am Shijos naman is yung pagiging masipag niya. Kung tatama rin ka sa trabaho, huwag kang tama rin. Tingnan mo si Ma'am Shijos. Kailangan, sayawin mo na lang chuba-chucho mo nang malaman mo na dapat hindi maging masipag. Hindi tuloy lumaki, kasi ang gabi nagtatrabaho. Hindi tuloy tumangkad. Diba? So, yun ang kwan ko, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Thank you, Don. Sa yung trailer niyo, ah. Nakakatawa. Maraming salamat, sir. Thank you, sir. Thank you. Oh, ang ganda rin po ng inyong questions, Mr. Don, Sir Mino. Mas nakilala pa natin ang ating mga momshies. Ngayon naman, alamin natin kung how it was like for the cast members working with the momshies. So, unahin na natin, DJ Jai. Hello. Kamusta naman working with the momshies? Ano ang experience mo? Hi, Ayi. Ayan, good afternoon sa lahat. Una-una sa lahat, ano, sobrang malaki yung pasasalamat ko sa Star Cinema, sa ABS-CBN Films, sa Keep Filming PH, and for trusting me na maging part dito. At syempre, sa tatlong mga mahal nating mga momshie, because if not because of Momshie Jolene, Momshie Karla, and Momshie Melai, baka po siguro hindi ako na pasama sa movie kasi parang ang balita ko po, parang... sinabi nila na gusto din nila na makasama rin po ako sa pelikula talaga. So, nung nalaman ko po yun, talagang nagpasalamat ako ng bonggang-bongga sa mga momshies. And sobra akong naluluha, naiiyak, kasi alam naman ng lahat sa mga past interviews na parang super idol ko talaga ever since bata ako, si Momshie Jolens, na dati pumipila ako sa mga mall shows niya sa SM Bacoor, na pupunta ako sa mga meet and greet niya, ganyan. Tapos, nagtatanong ako before, sabi ko, bakit ganun? Parang may nagkaroon naman po ako ng teleserye, tapos may mga trabaho ang ginagawa, ganyan. Pero parang hindi ka ako nagkakaroon ng chance na maka-work si Ate Jolens, like sa kunyari sa acting talaga. Kasi sa Magandang Buhay naman, lagi naman din nila akong sinasama sa mga episodes nila. Tapos nung nakuha tong project na to, habang nag-shoot kami sa mga eksena namin ni Ate Jolens, parang talagang hindi ako makapaniwala na finally, yung first project pala na mainstream movie na bibigay sa akin ng Panginoon, si Jolina Magdangal pala ang mga kasama ko together with Momshie Melai and Momshie Karla. Tapos, halos lagi ako nakatitig sa kanya, tinatanong ko, Ate Diyos, nangyayari ba talaga to? So parang sobrang laki ng na-excite ako and nagpapasalamat ngayon pa lang kasi ang saya-saya lang nung buong shoot namin at very thankful na wala ni isa rin sa amin ang nagkaroon ng COVID kasi I believe parang tagan nung last year nung inalaw na pwede nang mag-shoot. Lahat kami pumasok at lumabas dun sa lock-in namin ng very, very safe. So, ito na, May 28, nakaka-excite at lahat ng mga Julinian fans dyan. Guys, isipin nyo na lang, nangyayari po, totoo po yan, pwede nyo makatrabaho in the future pag sipagan nyo lang ng bonggang idol nyo. And of course, thank you kay Direk Easy Ferrer, kasi si Direk Easy, grabe, talagang hindi kanya papabayaan sa bawat eksena hanggat hindi mo niya nakikita yung gusto niyang makita. And gusto ko lang sabihin, si Daisy na writer pala,
before director niya ako sa theater sa Lyceum, and now nakaka-proud kasi writer na siya ng mga magagandang pelikula. Tapos ito yung first project namin kasi parang nanay-nanay niya ako sa Lyceum before. Tapos dito sa first project kami yung nagkatrabaho, nagkasama. So ang ganda lang nung movie kasi parang lahat very may ibig sabihin talaga siya. In God's perfect timing, mangyayari yung mga gusto natin. Yun lang sa akin. Ang galing, meant to be talaga. Ang daming ano, daming connections, Jai. Well, we're so happy for you. Tulad yan na sinabi ko kanina, usually, ikaw nag-host ng mga ganito. Ikaw ngayon, isa ka ng actor na in interview for this. So congratulations, we're so happy for you, DJ Jai Ho. Now, let's go to Juliana Parinskova Segovia. Kamusta naman ang experience working with the Momshies? Hello, I'm back. Sorry na wala ako kanina. Ayan, working with the Momshies, kasi ako naman, lagi akong suki ng magandang buhay dahil sa mga Momshies. So, ngayon na first time ko silang makasama sa movie, ang sarap lang na experience. And FYI, itong movie na to is talagang sobrang laking blessing din sa akin kasi ang dami nang nangyari na hindi dapat ako matutuloy, hindi matutuloy. So, thank God talagang, sabi nga nila, Ma'am, she talagang meant for you ang movie na to, meant for me. Kasi talagang kahit anong mangyari, natuloy talaga ako. Kaya super thankful ako. And ang gaan-gaan nilang makasama sa pagtatrabaho para lang kahit vitamin. Ako, ano, Ma'am? Kahit ako, magaan kasama. magaan ka kasama, pero ang bigat mo lang talaga minsan pagkainan. Hindi, totoo. Ang gaan nila kasama kasi ako, nung after namin lagi mag-taping, pag-pack-up na kami, nagkukwentuhan, nagkakumakain kami sabay-sabay. So may mga kwentuhan kami na talaga. Kwentuhan lang? Oo, kwentuhan lang. Wala man? wala akong natatandaan ganun. Miss Pia Moran, wala kasi oo, dito. Oo nga pala si Miss Pia. Ayan, sobrang ano, parang sabi ko nga kay Ma'am si Jolene noon. Sabi ko, alam mo Ma'am si Jules, dati nanonood lang ako ng mga shooting mo, ngayon ka-work na kita. Kaya parang sobrang saya. And ang dami mo ring matututunan talaga sa mga Ma'am si, to be fair. Oh, gusto ko yung fair. Ah. Just yan. Okay, thank you so much, Juliana. Na-feel naman namin yung kung gaano nga kagaan ang set. Lalo na dun sa trailer pa lang, kitang-kita namin. Parang nag-enjoy lang talaga kayo. Now, puntahan naman natin si Tao. Hi, Tao. Ano naman ang experience mo? Hi. Kay Ma'am si Karla kasi parang extension siya ng... Alam mo kasi, di ba naka-work ko si DJ? So, sa pagkakilala ko kay DJ, now I know why ganun siya ang klaseng tao. Because of Ma'am si Karla. Aside din sa on-screen na ginawa namin, it's really the stories in between and yung mga kwentuhan namin. Ang daming... Ang sarap lang makinig, seryoso. Ang sarap lang makinig sa mga kwento ni Ma'am si Karla. Sobrang nakatunga nga lang ako pag nagkikwento na siya. Kasi parang sa isang pelikula din talaga na dapat mapanood ng ibang tao. So it's really fun on and off the camera. Si Ma'am si Jolens kasi parang reunion namin to. Si Ma'am si Jolens ang una kong ate sa industriya sa ang TV. So it's like a reunion project sa aming dalawa. I mean, for the longest time hindi kami nagkasama. Palagi lang kami nagkakasalubong sa hallway or pag nagigas ako sa Magandang Buhay. And ang huli namin talaga parang na magkasama sa screen is from ang TV pa. And then ito na tapos hindi siya tumatanda. Yan lang talaga. Yan na yan. Yan na talaga yung itsura niya. Ang galing kasi nandun pa rin. Sabi ko nga, iba talaga yung training namin sa ang TV kasi in a snap, nababalik lahat ng mga pinag-aralan namin kung paano kami, yung working ethics namin. You can really see it kay Ate Jolens and nakakatuwa kasi ang galing lang. Basta ang galing lang nangyari. Kay Ma'am si Melai naman, it's such a revelation kasi ang ganda ng team up naming dalawa. Makikita niyo 'yan sa pelikula pag pinanood niyo yung movie. Hindi kayo madi-disappoint, guys. Pwede kaming gumawa
sit ko ni Melai. I don't wanna say more kasi dapat papanood niyo and then you'll realize kung ano yung sinasabi ko. Pero working with the three Momshies, it's such a blessing. Kasi alam mo yon, ngayon panahon ng medyo marami tayong problema sa mga nangyayari. And this movie, and working pa with these actors, bonus-bonus siya. And of course, with Direk Easy and the rest of the cast, bonus-bonus yung nangyari kasi it was a smooth lock-in shoot. And you can't say anything, but you're just really grateful for the experience. There you go. Thank you, Thao, sa pa-teaser mo dun sa mga eksena nyo niya, no, ni Momshie Melai. Abangan din namin yan. Okay, now let's go to Mr. Manuel Chua. Yes. Yan na. Grabe, alam niyo guys, bago kami mag-live, grabe ang ano kilig. Sa ano backstage pa lang. Hi, Sir Manuel. Hello, good afternoon po. Ayan. Syempre, yung ano, yung buong experience working with the Momshies, director, si Easy, yung mga cast, syempre, tapos yung mga cast, trabaho natin behind the camera, buong yun, blessing. Sa mga Momshies, getting to know them more behind the camera kasi yun nga, nagagawa namin magkwentuhan kasi nakakasama kami sa lock-in. So, ibang experience kasi sobrang gaan, sobrang saya, at saka syempre overwhelming kasi kung paano ko sila nakaband, yung wisdom na nakuha ko sa kanila, sobrang ganda experience. Yun po. Yeah, thank you. Sobrang thankful. Kasi ito, isa to dun sa mga projects na ginawa ako na after nitong, or during nitong pandemic na naka-uplift ng feeling. Kaya nung during ginagawa namin ito, lagi ko sinasabi kay Direk Easy rin, thank you. Lagi ako nag-thank you sa kanya na Direk, sobrang saya kung ginagawa namin yung movie. Pero natatandaan ni Direk, lagi ako nag-thank you sa kanya. Ang saya-saya yung gawin itong movie na to. So thank you. Thank you po sa lahat. Overflowing with gratitude talaga si Manuel. Maraming salamat din for being part of this movie. Now, let's go to Sir Mitoy Yunting. Hi, Sir Mitoy. Pero parang wala pa ata si Sir Mitoy. So, punta muna tayo sa ating mga bida men. Ayan na si Sir Mitoy. Hi, Sir Mitoy. Pwede hello. Malaman ang inyong experiences working with the Momshies at ang buong cast po. Hindi, una, thankful. Maraming salamat kay Direk Easy. At aminin ko, nung time na makul ako dito sa project na to, masasabi kong very timely dahil yung time na yun, kasagsagan ng pandemic, di ba? Nandun na tayo sa nasa depressing moment na tayo. Pero biglang dumating tong project na, di ba, yung makapagpabago o yung mga namimiss mong gawin, biglang dumating. So talagang yung pagpapasalamat ay abot-abot. At ang siguro masasabi ko to na proud ako at napasama ko sa project nito dahil tapang asawa ko na si Karla. Yes! Sabi ng abi. Sana sa susunod si ano naman, si Melai na mga pangasawa yes. Ko. Pag... Parang pangasawa mo na yun ako doon, pwede ito. Hindi, thankful ako. Thankful. Maraming salamat. Sa tatlong Momshies, wala akong masasabi dyan dahil kung ano sila dun sa Magandang Buhay, yun din sila sa pelikula, sa on the set. Tapos, I'm sure, yun na sila. Dahil wala naman pwedeng baguhin, wala naman pwedeng itago. Kung magtatago sila, hindi nila kayang itago yung natural na. Kung hindi yun lang ang natural nila. Kaya mga mabuhay kayo. Three Momshies. Kaya may ito yung sarap ng bangus mo. Order kayo. Baka gusto nyo. Yeah. Direct easy. Mine, lang. thank you. Thank you, Sir Mitoy. Thank you. Kung kayo dito sa movie, bilang kayo ang first ever grand champion of the Voice of the Philippines, tapos wala, may mga chuba-chuchu pa lang ano, production number, kayo po ba ay kakanta rin dito? Basta lagi ako naka-jacket dito eh. May ganon. Sige po, aabangan po namin yan. Thank you. Ngayon, punta ka natin ang ating mga bida men. Aries, ikaw na mauna. Ano naman ang experience mo dito sa iyong mainstream na movie kasama ang Momshies? Yun, sa akin, first time ko kasi sa lahat. So, first time kong gumawa ng movie, first time kong makita yung mga Momshies. So, sobrang naninibago ako. Starstruck, syempre, Ate Melai, Ate Joles, tapos si Ate Karla. And
ayun lang, sobrang kinakabahan, naninibago, pero feeling ko naman na nagawa ko ng maayos yung trabaho ko. At grabe yung bonding, solid. Parang hindi ko naisip yung trabaho eh. Parang naisip ko nasa vacation lang kaming lahat. Parang ganun. Ayun yung experience ko. Thank you, Direk Easy, sa pagbibigay ng chance sa akin. Ila. Salamat, Eris. Yes, and congratulations sa iyong first movie. Okay, now, let's go to Johannes Rissler. Yan, first of all, gusto kong pasalamatan si Direk kasi kagaya kay Eris, this is my first movie also. And sobrang swerte ko dahil first movie ko to was comedy pa yung ano. So mahilig kasi ako sa mga comedy na movies at kung saan si Tao sa movie na to, andun din ako eh. So eto si Tao palagi nagpapatawa sa akin to eh. So buong shoot talaga, wala, tawang-tawa ako. So all in all, sobrang nag-enjoy lang ako. At sabi ni Eris, parang bakasyon lang. Tama, parang bakasyon lang talaga. At the same time, nakikilala ko yung ibang sila, ang Momshies at ang ibang cast pa. Kaya sobrang grateful ko. And Direk at Star Cinema at sa lahat po. Pinagagawa nila dito si DJ Jaivo, si Eris at Johannes. Excited, Lala. Thank you so much for sharing your experience. Johannes Rissler at sa buong cast. Ngayon naman, alamin natin from the writer, si Daisy. Daisy, saan ba galing ang inspirasyon para sa movie na ito? Ayan. Kasi hindi po, di alam masyado ng marami. Si Direk, tsaka ako. Sabay kami lumaki sa Star Cinema. Parang magkakasama kami noon na ano, nag-explore pa lang. Madalas nalalagay kami sa mga pelikula ni Direk Quinn. Isa kami sa mga umiisip, ganyan. Tapos eventually, nagba-vice ganda na kami. Tapos parang sometime ago, si Direk lumabas na siya, nagdi-direct na siya. Tapos hindi na kami nagkatrabaho ulit. Parang isang beses nag-usap kami na ano, gawa naman tayo kasi gumagawa naman tayo dati. Tapos lagi kami nag-iisip, ano kayang pwede yung i-direct ni Easy, ganyan. Nag-try kami mag-romance ng ibang genre, hindi talaga nag-work kasi binabalik pala kami sa comedy. So parang bilang sabay, para kaming sisters noon na nag-start sa Star. Nagsabay-sabay na lang talaga lahat. Parang inuwi kami pabalik sa comedy, sis, Momshie's movie, para kaming soulmates, soul sisters, ganyan. So yun, parang doon talaga initially nabuo kung bakit tayo may sobrang, sabi ko nga sa kanila, itong movie namin, hindi talaga siya comedy, drama talaga kasi may iyak kakatawa. So yun, dun po talaga siya nag-start. Ang ganda naman nun. Maiiyak ka sa kakatawa. Okay, again, guys, sa May 28 na yan, bumili na kayo ng tickets sa iba-ibang platforms natin. Nandyan ang KTX.ph, I Want TFC, 249 pesos po yan. Tapos sa Sky Cable, pay-per-view, and Signal pay-per-view, 250 pesos naman. At sa TFC IPTV, $4.99. Okay, May 28 na po yan. At huwag niyong kalilimutan na i-scan ang QR code na nakikita nyo sa inyong screen para makabook na kayo ng ticket as early as now. Guys, ilibre natin ang ating mga Momshies at ang buong pamilya natin. Okay? Magandang family bonding ito. Now, kausapin naman natin si Direk Easy. Direk Easy, ayun pala, ang daming nakwento ni Daisy tungkol sa bonding ninyo at kung paano ito nagsimula. Kayo naman po, anong makikwento nyo po sa amin, Direk? Ay, ano ba yun? Anong makakwento? Yung personal po ba? Or ano? Professional? kasi nga po yun, tama naman sabi ni Daisy, talaga nag-start din ako sa Star nung 2012. At dun pa lang, na-under na ako kila Chris Gassman, kila Dano Marikit. So, comedy na agad ang pinaglagyan sa akin. So, every brainstorm doon. So, concept developer kami nila Daisy, nila Direk Jumbo, Albano, yan. So, kami yung magkakasama doon nila Dano. So, kami yung nagko-conceptualize lagi ng mga comedy. So parang yun, for the next 3 years magkakasama kami. Wala, tuwing nagbe-brainstorm kami, wala naman kami nabubuo kasi wala akong ginawa kundi magbardagulan lang at magtawa. Wala naman talaga kaming nagagawa. Pero natutuwa naman kami kasi tuwing may lumalabas na concept sa amin, ayun, parang fortunately, parang thankfully nagiging blockbuster kahit papaano. Pero yun, so after nun, paglabas ko nga nung mabas na ako and then napunta nga ako sa Regal, nagpaalam mo kay Miss Rosel na parang, Miss Rosel, parang gusto kong mag-umad sa aking ano, Miss Rosel Monteverde, na parang mag-umad sa aking pinanggalingan. So gawa naman ako ng comedy doon. So parang ayun, parang gumawa ako ng comedy, parang yun nga sabi ni Daisy, parang umuwi ako. Tapos parang
nung nagsushoot na, nung nabigay na sa akin concept, nung unang nung sabi na, oh, ma'am, she's tayo, soul switch. Ako parang, ah, okay, sige, soul switch. Pero nung nabubuo na yung pelikula, dun, ay nabubuo na yung kwento, nung malapit na kami na pinapit ng shoot, dun na sa akin nag-dawn na parang, oh my God, si Miss Karla Estrada to, si Jolina to, parang, it's, she's an icon, parang she defined a generation, ganyan si Melai na comedy, si Momshie Karls na parang ang strong na personality. Sabi ko, soul switch tapos sila. Parang sa akin nakaasa kung paano ko titimplahin ng bawat isa. Sabi ko, paano ba to? E, first star cinema ko to, kailangan magpa-impress. Kasi syempre, parang bumalik ako. Tapos parang alam mo yun, parang ano nang alam mo ngayon. Parang gaganunin ako nila, inang. So parang ako, okay, kailangan kong gandahan. Tapos syempre sila Jolina, sila Ma'am Shimele, at saka si Miss Karla. So ako, nanginginig na ako nung palapit na. Parang natutulala ako. Lalo na nung nalaman ko kasi, syempre itong cast na to, dream cast to sa akin, pero hindi ko akalain na ibibigay sa akin ng star at saka ng key filming. Tapos nung nabubuo na, sabi ko, oh my God, si Tao, si Jaiho, si Juliana, sila Manuel, paano to? Syempre iba-iba yung level ng comedy, iba-iba yung facets of comedy, iba-iba yung kayang iba to. Parang feeling ko Royal Rumble ako, tapos parang lulubog ako sa gitna. Parang ganon. So parang naano ko, sabi ko, ano ba ito? Talaga nung nasa hotel na ako nung first night, bago mag-shoot, parang nakatulala lang ako. Alam nila eh, nung nag-briefing kami doon sa ground floor, parang nakatulala lang ako. Kasi parang andami, tapos parang bawat isa to may personalidad na ibaba to. Malalamon ako ng buhay. Sabi kong ganun. Eh, pinanganak akong laging lumalaban. So lumaban ako nung day one. Tapos ayun, tuwang-tuwa ako kasi nakita ko yung galing nila bukod sa pagko-comedy, yung galing nila to give what the director wants. So parang naiintindihan nila na kailangan ko silang itono at kailangan ko silang i-weave ng maayos para meron kaming matinong pelikulang ibibigay sa Star Cinema. So nagtono-tono siya. Minsan may mga araw na parang nararumble na rin ako sa utak ko kasi parang gumagano lahat ng mga comedy. Nung edit, doon ko ulit nakita yung magic nung nag-edit na kami ni Daisy at saka ni Melai intuna na parang ay, nakakatawa na siya. Unti-unti siya na nabubuo tapos kinikilig na ako. Tawa na ako ng tao sa sarili kong ginagawa na parang ay, ako nga pala director nito, market naman ako nito. Parang ganun. So parang tawa ko ng tao. So parang nabuo yung magic kasi lahat ng tao magical. Even the staff, may cinematographer, si Jeyo, production designer, si Popo. Boom, natuwa ako na parang porket easy ferrer lang ako, eh tinulungan pa rin nila ako kahit na si easy ferrer lang ako. Parang ganun. So parang tinulungan nila ako itayo yung pelikula. Kahit na medyo relatively unknown pa naman ako sa movie industry. So parang natuwa ako. Tapos naiiyak na ako ng mga dulo na. Naiiyak na ako ng mga, kasi nasa Sepangs na ako. Tapos naiiyak na ako. Ayun. At doon po natin tinapos. Sa naiiyak na po si Derek. Totoo yan. Eh, gusto mo ba umiyak ako ngayon? Charing. You, Derek. Actors cue. Director's cue. Pero ang ganda dun sa mga sagot na nakikita po natin o naririnig natin ngayong hapon na to, nakikita natin na talagang walang malaki ang ulo dito sa buong movie na to. No? Talagang napaka-humble ng lahat. Kaya naman, I think yun din yung nakita natin on screen na ang banayad talaga nung flow, nung chemistry ng lahat. At kahit na Royal Bardagulan nga ito ng taon, parang nakita naman natin na na-weave nga talaga ni Derek para maging isang magandang movie. So again guys, May 28 na po. And tulad nga na sinabi ni Derek, ito ay nagkaroon ng soul switch doon po sa mga characters. Kaya naman ang ating official hashtag for today ay ang Solid Media Launch. So sana gamitin po natin itong official hashtag natin sa lahat ng mga posts natin, mga momshies, anakshies at mga pamilya na nanonood ngayon. Okay, ngayon.